Mga ka-traders, magandang yaman po sa ating lahat. At sa video na ito, SLP versus US dollar tether for the short term ang ating i-analyze, no? At kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Christian J. Azucena, isang 17 years old na stock and crypto trader. At isa rin akong Gen Z investor. So gumagawa ako ng mga videos patungkol sa investing and trading. At kung bago ka lang sa akin channel, kung gusto mo yung content na ginagawa natin about investing, trading, coin analysis, okay, and tips, mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel para naman lumago yung community natin at para mas makareach tayo ng ibang tao for the learnings and insights na makukuha nila. So magtulungan po tayo. At kung bago ka lamang sa trading, no, may willingness ka sa puso mo na gusto mo talaga matuto, okay, gumawa ako ng group chat for beginners. I-comment mo lang yung Facebook name mo, okay, para may-add kita doon personally sa ating group chat. So, paano kita may-add sa ating Facebook Messenger na group kung wala kang Facebook name na ilalagay sa comment section? So, pinakamalaga, ilagay mo lang yung name mo. So, magsimula na tayo. At bago tayo magsimula pala, disclaimer lang guys, okay? Ang mga maririnig nyo sa video na ito ay purong financial perspective lamang. So, ibig sabihin, hindi tayo magtatakal ng any issues dito sa SLP. So, ibig sabihin, nasa technical analysis tayo and yung mga relevant information kung bakit ba nagkakaganto ang price movement ng SLP, ano ba yung mga factors na nakaka-apekto, and, okay, yung tinetel ng chart sa atin, ano ba yung sinasabi ng chart sa atin, pababa na pa ba to o pataas pa? So, simulan na natin guys. Sa mga nanonood sa akin dyan, okay, sa inaabangan na itong mga videos ko, ang inaasahan nga natin dapat na support dyan, okay? Ibig sabihin ng day trading guys or nasa 1 hour time frame tayo, mga ang suitable lang neto na manood, di ba? Yung pinaka most suitable or target viewers is yung mga scalpers and day traders. Pero kung investor ka man tas nanonood ka dito, okay lang naman din, pero mas may suitable sa yung panoorin na video, which is yung long-term analysis ko naman. So, nasa YouTube channel ko lang yan. Then, subscribe. Okay. So, ibig sabihin, okay, magre-relay lang tayo sa mga shorter time frames, which is the volatility, mas mataas. Okay? So, start na tayo. Yung support na tinitignan natin dyan is eto nga, yung mga 3 pesos. And yung pagbaba kasi ng Bitcoin, sumabay din to eh. Pero maya tayo mag-focus dyan. So, dito muna tayo, di ba? So, ibig sabihin, ito yung support dapat na tinitignan natin. Gawin muna nating support para i-backtest natin yung strategy natin. So, kung makikita natin, talagang down na to. Marami na naipit. So, makikita natin, ito yung support, right? Okay? Strong sana to eh. Kaso, yun nga, yung sentiment na tinatawag natin, yung sentiment pababa, yung sentiment negative. Kahit strong support pa yan, kung maraming willing magbenta sa lakas ng pagragasa ng supply, okay, hindi natin may iiwasan ng pagbaba. And that is naturally, kumbaga ano lang, na nangyayari sa crypto and yun, sa trading. Okay? So kapag ka talagang malakas ang selling pressure niyan, like this, okay, makikita nyo naman na tumataas nga siya, pero mas lamang pa rin yung pagbaba, di ba po? Okay, so makikita natin, ito yung support niya dati, tapos nag-breakdown. Ito yung, kumbaga, ito yung unang sinyalis niya na humihina na yung momentum eh. Di ba, tumaas dito. Okay, tumaas dito eh, tumaas pa yan. Tapos, naglaro sa range, at the same time, bumagsak kasi nga malakas ang selling pressure. Pagkatapos, umahon naman. Kaso nga lang, ito kasi yung mga ganyan signal na, okay, na nawawalan ng momentum, paminsan-minsan, eh ibig sabihin, nawawalan siya ng mga buyers, hindi siya laging pataas, yung parang ganon. Kumbaga, mas lamang yung pababa kaysa sa pataas eh. So, kung, ibig sabihin, kung nag-breakdown ito dito, inaasahan natin, okay, na kahit tumaas siya dyan, is pwedeng bumalik dito. So, history repeat itself lang sa technical analysis and pattern. So, pwedeng bumalik sa 3 pesos to 4 peso price level. So, ayun yung sinasabi natin na. So, at this time, support niya is 3 pesos. Resistance niya is 4 pesos. So, ngayon, nag-iba na yung sitwasyon eh. So, okay, move tayo.
makikita natin, hindi na umangat yan, di ba, ng 4.70 pesos. Ayun yung kasi yung kain yan eh. Yung umangat siya yung September 15. And ngayon, 21 na, isang linggo na nga yung nakalipas. Okay, binabacktest lang natin. Makikita natin na totoo, bumalik din siya talaga dito sa range na tinitignan natin sa baba. Bakit? Bakit? Kasi nga, yung ina-assume na natin yan na itong pagtaas na to, cost lang yan nung hype, di ba? Yung mga traders kasi kapag kaya, nakikita nila na unting-unting tumataas, ano magiging mindset nila? Di ba? Parang FOMO. Okay, sasabay na ako, baka tumaas talaga to, tas maiwanan na ako. So, ang tendency nun, kung lahat ng tao iisipin yung ganun, okay, or karamihan ng tao, karamihan ng traders mag-iisip ng ganun, ang mangyayari, ang tendency, tataas yung price kasi magbibilihan, di ba? So, it is all about the psychology lang talaga sa trading eh. Okay, kung ano yung sentiment at that particular time. Okay? So, ibig sabihin, yung nakikita ng mga traders dito, unti-unting umangat, binabay nila yan. And, swerte naman talaga yung mga kumita dito, okay, yung mga nakakita ng sandali ang reversal. So, ibig sabihin ng sandali ang reversal, mga wala pang isang araw yan, di ba? So, pagtaas ganyan, mga ilang oras lang, sell ka na agad dito or sell ka na dito sa mga bandang high niya, okay? So, ibig sabihin, kahit tumaas man siya, inaasahan talaga natin na babalik dito sa range kasi nga, yun talaga yung mga unsettled issues and alam naman natin na hindi natin makakaila na downtrend talaga. So, kahit umangat siya for the short term, in the long term trend, okay, pababa pa rin ang SLP. So, ano yan, undeniable talaga yan, hindi natin makakaila. So, ibig sabihin, nung bumalik siya sa range niya, ito na yung inaasahan natin bagong support and resistance, which is yung low neto. Ito, makikita nyo, linya to dapat. Ito, lipat natin ha. So, ito na yung bagong range niya dapat. Kasi nga, dyan binabalyo ng mga trader yung price eh. Pero, as I have said, kahit binabalyo ng mga traders yan, or kahit strong support yan, kung ang selling pressure, mas lamang ang supply kaysa sa demand at that particular time frame or at that particular time, bababa at bababa talaga yung price. Kung makikita nyo, eto naman yung resistance, so lipat natin. So, between 3 pesos to per pesos pa siya, okay? So, ibig sabihin, isang 1 peso lang yung pagitan niya sa price movement. So, malaking percentage na rin yun, 25%, di ba? So, kung 4 pesos, 1 peso, 25%, okay? So, at this time, worth it pa rin naman i-trade kasi nga nakikita natin na may willing bang bumili. Eh, tumataas-taas pa, may volatility pa. But, naiiba talaga yung sentiment ng traders and yung emotions pagka nagbe-breakdown. Siyempre, tatanungin kita, kapag ka ba nag-breakdown dito pa lang, okay? Okay, tatanungin ko kayo. Kahit ako naman, hindi ako bibili, di ba? Kasi nasa utak na natin yon na kapag ka bumabagsak siya, hindi mo na agad-agad tayo bibili, kundi sasalo tayo sa baba. Or paano natin malalaman pag baba? Siyempre, wala naman nakakahula nun. Kaya, talagang kapag pakiramdaman na lang yan eh, it is all about the psychology na lang ng mga traders. Kapag ka alam nilang medyo tumataas-taas, okay, katulad nito, okay, kasi 1 hour time frame naman to eh. So, kapag pinunta natin sa 15 minutes, pwede pang laruin yan. Ayun yung pwedeng laruin yung volatility. So, ayun, mabilisan lang talaga, minutes trade, no? Pero yun nga, tatanungin ko kayo, kapag ba nakikita nyo ganyan muna, okay, nag-breakdown, is support to, di ba, support? So, palabasin natin yung green. Ay, lumabas eh. So, yung green makikita natin, ito yung support guys, ha, ayun ha. Okay, yung support natin nasa 0.0758. Okay, ayun yung support natin, mga nasa 3 pesos yan. Okay, pagkatapos, nung bumababa na siya, okay, tatanungin ko kayo ha, bibili ba kayo? Ayan, kapag ka nandyan, eto, tignan nyo yung ano, right side nyo po. Bibili ba kayo? Diba hindi muna, iintayin nyo muna na may pagtaas na magaganap or what we call as reversal. Or kahit quick reversal man lang kasi nga 1 hour time frame to, hindi kayo bibili agad dyan, diba? So, ang tendency niyan, hindi rin bibili yung ibang tao kasi nga alam nila na pabagsak pa or pwedeng bumagsak itong SLP at this particular time.
Okay, nitong kahapon lang to, September 20, nag-breakdown. So, ibig sabihin nga, kung ganun ang iisipin ng mga traders, marami namang magkakatlos dyan or magpapanic selling. Yung mga nakabili dito sa support, okay, dito kasi nga support to eh. And yung mga nakabili dito, eh ano kayo ngayon, di ba? Lugi, kasi nga, okay, hindi, inaral nyo naman support and resistance. Okay, minsan kasi, kahit gusto natin paangatin yan, kahit nag-aral tayo, kahit anong gawin natin, hindi natin mapapakiusapan ang galaw ng market or ang market sentiment kung ano ba yung gusto mangyari ng mga traders kahit inaral pa natin yan. Ang nangyari dyan, kaya bumabaya ng mas malala pa, di ba yung mga nakabili dito, okay? Nag-breakdown. Yung mga nakabili dito, yung iba ha, yung ibang nakabili dito, nag-sell. Ibig sabihin, cut loss po ang tawag doon. Na-hit yung stop loss nila. Pagkatapos, syempre, kung marami magse-sell, ang tendency ng price is bababa. So, it is literally called panic selling. So, nagpapanik yung mga tao para mag-cut loss. Or it's either mag-cut loss o kaya naman talagang gusto lang nilang ibenta kasi nga nalalaman nila na napababa na talaga. So, panic selling. Kaya kung makikita natin yung MA, kanina pa yan, no? Na dito sideways, okay sana, pataas, may momentum, kaso namatay, okay, namatay momentum mo, binuhusan ka agad on the second day and third day. Okay, ito yung sinasabi natin. First day, napagtaas, second day, and then third day. So, ibig sabihin, okay sana to, di ba? Natumaas siya no September 18, 1 hour time frame to. Sana man na sinundan pa ng sinundan. Kaso nga lang, paano susundan kung yung ibang tao nararamdaman nila yung fear, uncertainty, and doubt dito sa SLP. So, pinapaliwanag ko lang din yung outside the chart perspective, yung regarding the news, di ba? Regarding that psychology of the trading. So, ibig sabihin, talagang may fear talaga yung mga tao dyan, lalo na ngayon, no? Breakdown, selling pressure. Eh, pababa talaga siya, guys. Hindi natin makakailayo na it is literally a downtrend na coin. And yung mga pwedeng kumita dyan is yung mostly mga traders. So, ibig sabihin na mostly, hindi lahat. Pero karamihan, bakit traders ang nakikinabang? Kasi nga, pwede pa nilang laruin yan. Unlike sa mga long-term investor, unlike sa mga gusto mag long-term ng Axie Infinity, eh sana nga, di ba, mas okay kung hindi kayo malulugi kasi nga ang presyo niya ngayon nasa 3 pesos. Eh sana nga, hindi na siya bumaba ng 3 pesos. Eh paano nga kung bumaba? Okay? Hindi sa dinidiscourage ko kayo, pero tignan nyo rin yung risk associated with the game or with the investment na pinasok nyo. Kasi kung hindi nyo aralin yung risk, di ba? Di ba? May mga iba naman risk taker talaga, pero it should be calculated risk, di ba? Hindi nyo naman ipapagsapalaran yung buong buhay nyo para lang makapag-invest sa particular na bagay, di ba? So, what I mean, may nagko-comment kasi dyan na, syempre, lahat talaga ng bagay may risk. Ganun. Yes, I understand that. Kasi, investor din po ako at trader. Kaya, alam ko yung mga pinapasok ko na may risk talaga. Pero, minimize natin yung risk as minimize as is, di ba? Na talagang pinapalit natin ang pinapalit through our knowledge, through our learnings, and through the information na nakukuha natin. Ibig sabihin, yung pagkalugi na yon or yung possible na pagkalugi, napapalit natin na napapalit yon kung patuloy tayo nag-aaral and kung magiging open-minded lang kayo. So, halimbawa, gusto nyong i-trade dito, di ba? SLP. For the short term, ibig sabihin trading, bebenta, bibilin mo siya ngayon, bebenta mo bukas. Yung mga ibang professional, so hindi ako yun ha, yung mga ibang professional, sinasabi na pabagsak talaga or downtrend. So ikaw, kung hindi ka makikinig or hindi mo alam yung ganung information, maaaring mas malaki yung risk na makuha mo dun kesa sa reward. Kasi kung makikita mo naman talaga, di ba? Downtrend on the short term nga eh, short term and long term na perspective ng SLP. So, ibig sabihin, tignan din natin, balansin mo, ano ba talaga yung reality nitong SLP? May pag-asa ba talaga? Naniniwala ba ako sa founders? Naniniwala ba ako sa developers? Ano ba yung pwedeng gawin nila? Or,
ano ba yung pwede kong gawin kung sakaling hindi na tumaas to? Diba yung mga ganun bagay kasi, nakadepende pa rin niya sa due diligence natin sa pagre-research man, long term man o short term, diba, na pag-i-invest dito sa SLP. So, ang ibig ko sabihin, nasa sa inyo po ang huling decision kasi pera nyo naman yan and talagang yung marami nang naapektuhan. Sige, sabihin na natin wag na, wala nang nalugi kasi ayaw nila ng term na yun. Diba? Sabihin natin marami talaga naapektuhan, most especially sa pagbaba ng SLP ang naapektuhan dyan and yung, ay yung mga scholars and managers, yung mga players talaga. So, diba talagang ang nakakaano lang, sana nga hindi na bumaba. Kahit sabihin nyo hindi kayo nalulugi, naapektuhan naman, di ba? So, ang point natin dyan, hindi ko namang ginugusto malugi kayo. Ang point ko lang, okay, kailangan alam nyo yung risk associated with this particular investment. Kasi kung una pa lang, di ba, pinasok nyo yan, alam nyo dapat yung SLP, alam nyo dapat kung paano tumakbo ang game. Alam nyo dapat kung paano yung sistema ng pagbibigayan ng SLP, supply, and all of that, reward system. Diba? Lahat po yun. Yung iba kasing gusto magsimula ng Axie Infinity, guys. Yung mga beginners, karamihan, OFWs. Gusto lang nilang aralin yung game. But the outside the game, outside the game factors, outside the game perspective, hindi nila inaaral like the reward system, all of that, the game itself, the system, no? And inaaral talaga itong mga cryptocurrencies na to, lalo na nag-umuusbong na yung NFT world, di ba? NFT environment. So, ibig sabihin, kailangan, ang point ko lang sa video na ito, okay? Nakadepende ang pag-invest or pag-trade natin dito sa SLP. Ang sa akin lang, binibigay ko yung negative side and positive side nitong SLP. Kung ano ba yung maaari nyo mata mo kung mag-invest man kayo or mag-trade kayo dito, okay? Ang pinaka-point ng video na ito sa napakahabang pinapanood nyo, okay? Na sana kung ano yung paniniwala nyo sa SLP or sa Axie Infinity is gawin nyo, okay? Itapon nyo yung mga irrelevant na data or mga information, tas kung ano yung pinapaniwalaan nyo, edi kung naniniwala kayo sa developers, edi itrade nyo to. Kung alam nyo yung tataas pa to, itrade nyo. Kung hindi, edi huwag nyo itrade, okay? So maghanap kayo ng ibang particular coins or stocks, di ba, na investment options dyan, na kung saan kayo marunong, kung saan kayo sanay, kung saan yung pinakaalam nyo, doon talaga kayo kikita eh. Kahit na sabihin natin sumabay kayo sa agos nitong SLP sa pagtaas, di ba, kung hindi nyo alam yung gagawin nyo, di ba, kahit bigyan kayo ng malaking pera, kung hindi nyo alam gagawin nyo, wala pa rin mangyayari sa inyo. So, malulugi pa rin. Kaya ang pinaka-point ko talaga yan. Aralin ang lahat ng bagay bago pumasok sa isang investment, di ba? Or sa isang trade. So, alamin nyo lahat ng factors. Kamusta ba yung pamamalakad ng company? Kamusta yung pagpapatakbo ng game? Kamusta yung system ng game? Kamusta yung mga nare-resolve ba yung mga liabilities and yung mga issue ng developers? Okay ba sila? Transparent ba? Kasi inaaral po lahat talaga yan sa investing. Ako kasi galing po ako sa stock market. Nagsimula ako sa long-term investing. Nag-transition ako ng 2019 into cryptocurrency, no? Kasi gusto ko rin pag-aralan yung trading. Kaya, kung nagsimula ka sa long-term investing, tas puro research, hindi ka madadala. Or hindi ka madaling mapapaniwala. Kasi, alam mo yung may equip ka eh. Equip ka ng knowledge, equip ka ng information, mga mahalaga. And, kumbaga, ready ka sa kung ano mang mangyari dito sa SLP. So, yun lang. Again, advice na lang guys. Aralan yung mabuti itong SLP kung gusto nyo mag-invest or sa mismong game. Aralin nyo maigi. Abangan nyo muna yung updates. Improvements and changes dun sa game. Abangan nyo yung updates ng mga developers kung ano ba yung sasabihin nila. Okay? So, yun lamang. Sana nag-gets yung point ko. Sana nakuha nyo yun. And, yeah, hindi tayo biased dito. So, kailangan balance lang. And, ang pinakamahalaga, guys, please lang i-comment nyo yung insights nyo sa SLP. I-comment nyo kung ano bang pinapaniwalaan nyo. I-comment nyo kung ano bang future prices ang sa tingin nyo mangyayari sa SLP. And ang pinakamahalaga guys, i-comment nyo kung ano bang
solusyon ang pwede nating gawin or ang pwedeng gawin ng mga founders and mga developers na kung saan hindi na ganito yung takbo ng SLP, hindi na pababa, no? And mabago na talaga yung sentiment ng whole market. So, ibig sabihin ng market, tayo yun. It is between the buyers and the sellers, the supply and demand. Yun lamang guys, maraming salamat sa panonood. So, may video ako guys, lagi kong inaabangan itong SLP guys, lagi kong binablog ito, lagi kong nag-update. Kaya mag-subscribe na kayo sa channel natin. May forecast ako and may analysis ng short term, day trading yon, and may forecast ako ng long term. More on ano yon, more on balita, more on higher time frame. Maraming salamat guys. Huwag na kayong mag-away-away sa comment section. Suportahan natin yung bawat isang Pilipino. Tayo-tayo na nga lang nagtutulungan eh. So, wala namang gustong malugi kayo dyan. And kung ano yung opinion ng bawat isa guys, irespeto natin yun. Kung gusto nila mag-invest, irespeto nyo po yun. Kasi, diba, kung tayo rin ang nasa position na mga nag-i-invest or mga Axie Infinity players, eh diba, mag-iiba rin yung mindset natin at mas makukuha natin yung empathy nila kasi nga yun na lang yung talagang pinakakitaan ng karamihan sa mga Pilipino ngayon. Okay? Spread the love in the comment section guys. God bless us all. Abangan natin yung SLP. Thank you so much.